Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ang content ko ngayon sa aking vlog ay ito yung part 2 ng pag-troubleshoot ko ng bulldozer na ayaw mandor. Wala naman palang problema sa battery. Na-check ko na yung alternator ang sira. Kaya ito yung ipapakita ko ngayon. I-check up ko yung internal parts ng alternator para malaman kung bakit nasira yung alternator. Okay, let's do it. Guys, ito yung part 2 ng ginawa kong vlog tungkol doon sa bulldozer na ayaw mandar. Kasi nag low battery voltage. Kaya pala nag low battery voltage kasi hindi na kumakarga yung alternator. Kaya ito ngayon yung ito yung ipapakita ko ang pag-check ng internal parts ng alternator. Guys, ito na yung alternator na pinaklas ko galing doon sa bulldozer na Cat D8R. Guys, yung ganitong klaseng alternator, ang design nito, ito yung tinatawag na brushless type alternator kasi wala itong carbon brush. Ginamitan ito ng magnetic winding ang armature. Guys, kailangan tanggalin ko muna yung plate cover dito sa may likod ng alternator para ma-check yung rectifier, stator winding, saka yung IC voltage regulator. Guys, ang pag-check ng rectifier, kailangan yung multimeter tester nakasilik sa diode. Yung black na negative probe ng multimeter tester dapat nakasundot sa positive output ng terminal. Yun namang red na probe ng multimeter tester dapat nasa ground o nasa body ng alternator. Ang pag-testing, yung black na negative probe dapat nasa positive output terminal ng alternator. Dapat mayroong reading. Yun namang red positive nasa body ng alternator. Ang pag-testing kapag binaliktad, yung red positive probe ilagay sa positive terminal ng alternator. Tapos yung black negative probe sa body ground, dapat walang reading yung multimeter tester. Guys, tanggalin ko naman yung IC voltage regulator para matesting. Guys, unahin ko muna yung pag-testing ng rotor or armature winding. Ang pag-testing ko ng armature winding, yung multimeter tester nakasilik sa ohms kasi kukunan ko ng continuity, ohms resistance. Guys, sa actual checkup, yung armature winding wala ng resistance reading. Confirm na armature winding yung sira. Ito yung dahilan kaya hindi na nag-charge yung alternator. Guys, i-check ko naman yung IC voltage regulator. Gamit ko ang multimeter tester, ang pag-check ko ng IC voltage regulator, nakasilik muna sa auto ohms, saka nililipat ko sa diode. Guys, goods pa itong IC voltage regulator. Meron pang ohms resistance reading. Saka meron ding reading sa pag-test ko ng diode.
guys, asimbulin ko muna kasi i-rewind ang armature winding nito. Or orderan ko pa ng replacement parts na armature. Guys, yung ganitong klaseng alternator, ito yung tinatawag na brushless type alternator. Okay guys, pinakita ko lang yung pag-check nitong nasira na alternator. Na-confirm ko na magnetic armature winding ang sira. Okay guys, thank you for watching.